side ng Blacklist International versus, I mean, Blacklist rival versus sa ating Misfit Gaming PH. Ayan, grabe naman yung mga nagko-comment talaga natin dito, mga supporters dito. Sabi nga ni ano ni Karok Mart, nangangamoy 2-0. Hindi pa rin natin masasabi yan, pero dahil fan ka, 'di ba? Yun yung opinion, 'di ba? Tingnan natin kung matutuwid 0 na nga ba ng Blacklist Rivals ang Misfit Gaming dito right now. Makikita naman natin both teams focusing on their own respective buffs, tapos kanya-kanyang repolyo na rin ang kinukuha nila rito. Kung titignan mo yung item, ha, magkasalasi sila ng item dito. Parehas ng merong Hunter's Knife. Uy! Hindi ka pwede lang mapag-1-1 ito ng Chanian. Pinuko. Level 2 pa. Oo. Pectus ka talaga dun. Medyo wrong move. Namali ng galawan. Etong si Vipa with a 3-4 an E. Oo. Rare the middle lane. Look at the back. Grabe yung damage na binitawan ni Lancey against Topline. Riddler taking down the Hayabusa, pero hindi pa po. Sansa still on the go, chasing out. Pero ang ganda ng Abyssal Arrow with the follow-up coming from Fufra, pero mamamatay with the Abyssal Trap. Lancey though still on the go, inahabol si Parig Asi. Nakuha niya yung isa, the base attack is there. The slow will connect. Asi still trying to run away. Abyssal Arrow hindi tatama dito. Bouncing ball out si Parig Asi, sabay pinihing ko Abyssal Trap will make him slow down. Tapos yung skill ng ating Lilia tuloy ang habulan, ang tuling tumakbo, pero Faker in, sabay kagat ni paring Kyla. That is going to be a 3-for-1 exchange in favor of Blacklist Rivals. Napapalakpak si Athena. Nakala mo may tinatawag na kalapating gustong pauwiin. Lawan ng Atras Abante. Alam mo yung mga ganong small place, ano eh no, nakakadagdag pressure kasi nakakagigil eh. Nakukuha nyo na biglang, lalo si ano, si Kufra, medyo super matitingan eh. Tumalo na out of nowhere. ako na bahala sa inyo. Surprise! Iniligtas pa nga niya yung mga tropa niya. And ano pa, ang ganda pa ng ano niya doon, anong exit niya doon, no? Hindi pa siya nakuha nung Hilda natin. Talagang utilize niya yung skill, yung pagkakunat ng bouncing ball, yung range ng flicker niya, kung kailan niya gagarin, kung kailan niya rin gagamitin. Talagang calculated, may dalang calculator. Anong tawag doon, ano? Calculated risk. Okay. Which is pinakita dito ng Blacklist Rival. Ayun na nga, susunod pa dito si Leviathan, trying to focus. Azzy! Inaawin Azzy naman dito. Si Lancey nilagpasan. Lancey gusto si Zim! Nag-advance! Nag-Wolverine Claw! Paluin! Not Mako yung bouncing balling kupra natin dito, no? Ang kinagandahan lang ng lineup talaga ng Blacklist natin dito is they have a way to check the location of the enemy team, which is yung ultimate ni paring Riddler dito. Kaya hindi ano, may way sila para makaiwas sa mga possible ganks sa gagawin ng Misfit Gaming dito. And right now, ginamit niya yun at nalaman nga nila na kumukuha ng buff ang kanilang kalaban. Exactly. Let's see kung paano susundan ng nauna. Score 2-5 for the side of Blacklist International. Sobrang galaw sila ng galaw dito, na to the point na lagi silang kakampagandaan. Nakaramdam si Pratby na may nakasamain siya dito sa ganitong position niya. Are they going to contest this one? While ang laki ng space na nakukuha ni Johed doon sa bottom, lumagpas dito, sumalong bandang likod. Ayun na, Ligil na Shadow Kill. Shadow Kill? Ang gupo na yakap! Sabay tumulong pa, Rodney will fall. Answers? Pa nga, nagpaulan na. Redbeard, still on the go. YSS, utol ni Yuzong Jin. Napetos na 12, tatlo, patay, and make it 4 for the side. Grabe! Ang tindi dito ni Kyla tsaka ni Azzy, which is yung Selena in Kufra natin, making sure na magko-connect yung mga skills sila rito, the Tyrant sa Revenge, tapos yung Abyssal Arrow, sapul na sapul lahat ng target, paring Prof. Be utilized sa utilize talaga. Alam na alam natin na pinag-aralan, pinag-isipan, pinractice ang maigi yung mga gamit nilang champion ngayon. Yun yung tinatawag mong group hug eh. Pag-iakap ni ano, Diyos ko eh, kasama yung tropa niyo makap eh. Hindi lang buong pamilya, kasama pati tropa. Eh na, moving forward, ang laki ng kinalamang ng Blacklist Rivals sa ganung sitwasyon.
trying to defend lang or trying to hold the rest of the Misfit, aiming not to give any turret sa ganitong sitwasyon. Yes, and right now Blacklist rival utilizing this lead and wanting to take down another member of Misfit here on the top lane. Pero mapapa-atras, kaya turret na lang ang kukunin nila. Another turret has been taken down onto the top lane. Pero sa bottom lane, Leviathan still on the go against Viper with the falling Simon, pero will not connect against Leviathan with the flicker being used as an escape. Grabe. Okay, ngayon, ano sa tingin mo, Max, para sa mo makabalik sa ganitong laruan ang Blacklist rival? I mean, ang Misfit Gaming. Yeah, Misfit Gaming, they just need to focus on picking off kung sino lagi yung naiiwan mag-isa, tulad ng kakagawa nga lang nila ngayon, which is Leviathan. Ito yung kadalasang naiiwan, and kaya naman siya sabayan nung Esmeralda natin. They just need si Viper yung muna, yung asahan nila, para makahabol sa item yung Hayabusa natin. Kasi mawawala sa focus eh, kay Hayabusa, kapag nagkataong nakahabol ang item pang Esmeralda natin. Gusto ko yung idea mo nga, ganun ah. Medyo kailangan lang pasensya para sa gaming. And look at that, another tinamaan na. Makakaligtas pa, mga binublete pa. Pero not ako dito. Si Hilda, si Hildong Dantes. Dantes si Habol! Ayun, napekusan. Two men down for the side of Misfit Gaming PH. Ayan, tulad nga sabi natin, dapat ano talaga, mag-iingat na rin ang Misfit dito. And right now, look at that. Wala silang magawa. Hindi man lang sila makakontest against the turtle dito. No, kailangan nilang magkaroon ng proper connection this time, kasi I think nawawala na sila ng connection sa isa't isa. Hindi sila nakakagawa ng mga maayos sa place. Tignan mo, right now si Viper muntik na naman makuha, kasi dikit-dikit na naman sila eh. Diba? Which is kailangan nilang iwasan, especially with the Kufra and Lilia. Tama. Kailangan na magaling ka umiwas sa mga masamang loob na nagtatangka sa'yo. And ayun na, ejector being used. Pero ang kunat ni Hilda, ano bang item nun? Lang niya. Pero may item ni Hilda, oh. Dragon Ball lang. Tsaka tapos. Wala pang ano ba, no? Bahay. Tapos ako. Oh! Nakuha dito. Si Ratty binigla. Nadakot si Ratty. Oh my God! Viper with a 3-4 and E. Ang dami pang ano. Recall na nagaganap. Lumi-recall ng isang mabilis ang grupo ng Blacklist rival. Iba yung damage na binibitawan dito ni Riddler, tapos yung targeting system ni Kayla tsaka ni Azzy. Alam na alam nila kung sino yung uunahin eh. Talagang tama yung pagkakasunod-sunod ng pick-off ni Riddler rito, starting from Rathbu to Viper, then huli na si Lancey, kasi alam naman natin medyo may kakunatan. Inuna talaga nila yung mga core para hindi makapalag ang Misfit Gaming. Talagang planado yung place na ginagawa nila rito. Ayun, may ano daw, may tips daw. Pagka Kufra kalaban, i-high volume mo phone. Ay, oo, oh, kasi naririnig yata yung istra niya kahit nasa loob ng kamo. Oo. Oh. Actually, kahit nasan mapa, pagka tinignan mo sa minimap, pagka may nag-i-skill o nagno-normal ng minions, may maririnig ka. Hindi mo lang makikita yung movement, unlike pagka sumilip ka kay Lord. Pag nag-skill si Lord, di ba makikita mo yung wave? Oo, oh, yung palo. Oo, oh, yung palo kung ilan sila doon. Pero maririnig mo. So yun yung ginagawa ko sa minimap, dapat matulis ang iyong mga pandinig. Hindi lang pwede matanglawin. Kailangan na may tenga ka din ng daga. Malakas ang pandinig. Yes, tama ka dyan. Ayan. Ano, no? Pag na-utilize mo siguro yung ganun, ano ka na, sobrang ingat mo na lagi. Kasi yung tenga mo nun, mapupoko sa surroundings ng ano mo eh, ng sound mo eh. Maisip mo, konting tunog na maririnig mo, bak! magiging maingat ka, sobrang ingat mo sa paglalaro. Oh. Ayun na guys, ah, this is a level 1 lord. Ano ba tawag sa level 1 lord? Yung second is Luminous eh. Luminous, enhanced lord ang tawag ko sa level 2 eh, basic lord. Basic lord. Pero Luminous talaga yun, yung kulay gold na. Luminous yung tawag sa ganun lord eh. Yung may sagasa. Medyo yung distribution nila ng hero, medyo nahihirapan na sila dahil wala silang natural wave clear potential. What I mean is yung mabilis mang mampatay ng buong wave. Talaga normal links lang din tong mga to eh. Unlike sa may mga ibang hero na ang bilis mag-clear like Farsa. Ito si YSS, Lilia. Lilia. Oo, Lilia mabilis mag-clear.
Ayan na. Plus si Johan pa pala. Yung mission niya. Going in, most likely mababasa itong Torre na apekto sa nagad si Valir dito. Hindi na. Uy, Trigado! Uy, ang ganda na nangyayakap ng napate! Good job! Sabi ko na sa'yo, sinasama ka na dito with the Lord focusing fire, their turret, and 5-man down, wala silang nakuha sa Blacklist rival, and game 2 goes for the side.